Hi guys! I am Debbie Santos and dito ko ngayon para i-share sa inyo ang Jotox experience ko. Medyo 1 month nang nakalipas yung Jotox ko. Ngayon ako nakapag update kasi ayun, pinaheal ko muna yung face ko. As you can see, medyo okay na siya kasi gano'n naman talaga. Talagang kapag magpapalagi ka na nabasa ko rin sa sobrang ang dami kong binasa sa nangyari sa akin last month. Ang dami kong natutunan, ang dami kong nakita na kapag talaga doon nagpapalagay ka na anything na Botox sa face mo is bibigyan mo siya talaga ng healing process. May healing process talaga siya. Bibigyan mo siya ng time para mag-heal everything at mag-settle down sa face mo. So, wag na wag kayo magpapanik. Siguro may purpose kung bakit ko na experience yung mga na experience ko last month kasi ang maganda rin nga, sinasabi ko, diba, na pareho kaming naggagawa ng procedure ng husband ko. So, mas sensitive yung reaction ng katawan ko or ng face ko sa mga na-experience niya or iba yung effect din sa kanya. Sa kanya, which is very normal lang talaga. Sa akin, ang dami ko pang pinagdaanan. Kung alam nyo lang last month, grabe. Kaya, kung makikita nyo yung mga last videos ko, yes, medyo mas malaki yung dito. Kung ngayon, ayun, pumapantay na siya. Tsaka, inantay ko rin talaga mag-heal yung face ko kasi ang gara rin naman na ang tawag ito, mag-film ako. Tapos, may mga nag-PM nga sa akin na parang di nga daw pantay yung face ko. Sabi ko, which is kasi, may nangyari sa face ko, which is normal effect ng mga Botox. So, ayan, ngayon, as you can see, medyo humaba na yung face ko kasi nagpa-refill din ako ng chin. So, yun. Last month, kwento ko muna, grabe, naging chimpanks yung face ko because of, ang dami ko rin pinagawa last time. Sabay-sabay kasi. Before birthday ko ba yun? Yeah, before birthday ko, week before ng birthday ko. Nagpa-vampire facial ako, exi-lift kasi nagpa-hypo na ako at saka yung Jotox nga. So, ayun, na-explain ko everything sa inyo kung ano nangyari at what to expect, especially kapag nagpa-Jotox kayo at same kayo sa akin na mabilis akong mamaga. Yung sa haiku ko nga, nung nilagyan ako ni Sis Kate ng haiku nose thread, ang tawag dito, ang bilis, parang seconds lang, paglagay niya palang sobrang maga, sa iba daw hindi naman. So guys, iba-iba tayo, pero wag na wag kayong matatakot kasi yung Botox is matutunaw naman siya within ilang months din naman. So wala kayong dapat ipag-worry and make sure alam nung gagawa, syempre yung mga, yung pagkakatiwalaan yung mga gumagawa na marunong talaga. Okay, dun kayo sa pagkakatiwalaan nyo. So ayun, so nangyari sa akin last month. So, yun nga yung tatlo pinagawa ko. Siyempre nga naman, sobrang na-excite din ako. Parang nangyari sa face ko, parang ano, napagod siya. Ano bang may tamang term doon, di ba, Dad? Na-trauma yung face ko because of, yun nga naman, imagine ninyo, mainit na yung exi-lift plus yung vampire facial kasi kailangan sugatan yung skin nyo dahil nga naman kasi papalitan yung first layer ng skin nyo para yung mga pores medyo hindi siya maging visible, ganyan. And then imagine nyo nagpa-Jotox ako. So, yun nga, ang nangyari, okay pa siya nung nagpa-exilif at vampire facial ako. Yung in-injection na yung Botox ko, parang ilang seconds lang, parang sabi ko, which is expect nyo pag Botox talaga, yung Jotox na yun, medyo mainit siya. So, yun nga. Pero, bago ang lahat guys, ang Jotox kasi, yun yung Jotox is yung magde-define ng jaw nyo at magre-relax ng masseter nyo. I-relax niya yan, tapos in the long run, kaya kayo nagkakahugis bigas dahil nire-relax niya yung muscle, mas na-define yung jaw mo, para nagiging slimmer siyang tingnan. Napansin ko nga, yung in-injection na ako noon, days pa lang, hours pa lang, lumubo talaga yung face ko. As in, chimpmunks talaga. So, yun, nag-heal siya after 10 days. Grabe, 10 days ako nag-antay, medyo lumiliit-liit. Lumiit na siya. And then after naman ang napansin ko yung nag-Jotox ako, mga after, I think, 3 weeks. Kasi nag-birthday pa ako, ganyan, normal pa. As in, wala siyang sakit or anything. Bigla na lang parang may nag-click. Tapos, biglang siyang sumakit. Tapos, hindi ko siya manganga. As in, parang may nagko-control ng jaw ko. Which is, yun din naramdaman ng mga ibang nag-PM sa akin. Yung iba nasa ibang bansa. Nagpa-Jotox sila sa Japan yata yun. Sabi nga niya na medyo, akala ko nga may TMJ ako. Diba lang ko sinasabi sa inyo. Parang nagka-TMJ ako. Which is, iba pa pala yun. So, yun. Nangyari is, parang hindi ko manganga. Ayaw ko pa siyang galawin.
Kasi sabi ko, hala, namamaga yung right ko. Tapos may masakit sa part na to, yung parang pag dito matigas na yan. Sabi ko, ayoko munang galawin, baka maging worse pa siya. So, which is mali pala. Dapat pala talaga, minamassage siya. Marami ako natutunang massage, actually. May paganyan, pababa, may paganito, igagantuhin mo raw, tapos ipapantay mo, and then imamassage mo siya ng ganyan. Ang dami pa, sobrang dami ko pa talaga natutunan kaka-research ko na, which is akala ko nagka-TMJ ako bigla, which hindi naman pala. So, ibang something ano yun. Ang Jotox pala is nakakagamot pala kapag may TMJ ka. So, alis na tayo sa TMJ na yun. Dito tayo sa Jotox ko, diba? So, after nung naramdaman ko yun, after a week or two, bumalik kami sa The Gluta Lounge, nagpa-exilift ako. Yung nagpa-exilift ako, medyo nawala yung sakit niya. Siguro kasi parang na-massage, tapos natutunaw yung tabako, tapos nagko-correct talaga siya. Tapos, as in, grabe, yung, alam mo yung parang hindi mo mga ngayong kakainin mo, buti na lang malakas din yung pain tolerance ko. Kasi kung hindi ka talaga makakain, dapat ang kainin mo lang is soft diet, magsa-soft diet ka talaga. Dumating ako sa point na antigas ng ulo ko kahit na may nararamdaman ako. No, since mataas ang pain tolerance ko, kain, binubuka ko talaga yung bibig ko, tapos kain. Di ba nung nagkabalin kami, kung napapanood yung vlog ko, hirap talaga ako at medyo maganon pa yung face ko. So, yun na nga. Expect nyo na yun, guys, na kasi kay Heinz, kaya rin ako na force or natuwa rin sa Jotox, kasi nakita ko sa kanya, pag parang hours mo lang siyang ininda, di ba, nung pag-uwi lang, na medyo hirap siyang ngumuya. Yun lang yun. Pero after yung kinabukasan, biglang gumanon yung face niya talaga. Tapos patagal lang patagal, ang ganda ng resulta sa face niya. Kasi talagang instant din na parang nag-define agad yung jaw niya. So wala siyang anything naramdaman. So parang ako, confident ako na parang ganun din. Which is, hindi pala. Iba-iba pala tayo. Tsaka iba yung, syempre, parang iba yung hormones nila. Iba yung sensitivity ng skin nila or ng something nila. So, iba rin sa babae. So, syempre, mas tayo, marami tayong hormones. So, mas marami tayong mga sensitivity dyan sa face. Yun na nga. So, ang grabe, ang tiniis ko bago ko ito ma-achieve itong mga yan. Ako, grabe yung pinagdaanan ko. Pero which is, natutuwa ako kasi kitang-kita ko talaga yung effect niya. So, ayun nga guys. Yung Jotox na yon, after nung naramdaman ko siya na parang medyo masakit na, tapos naging okay na siya, ito na yung resulta niya after ng 2 weeks na or 3 weeks na healing process niya. So, sabi ni ate doon sa The Gluta Lounge, thank you so much, The Gluta Lounge family. Diyan kayo mag-inquire kasi magagaling sila at safe sila. Kita yun naman sa mukha ko. Ibang-iba ngayon, diba? Ayun. Tawag dito, sabi ni ate, meron nga daw iba na nagsasabi sa kanila, nagpa-Jotox na iba yung smile nila. Which is totoo na iba talaga yung smile nyo. Kasi, syempre, parang nare-relax pa yung muscle eh. Hindi pa siya masyado nasa-settle kasi yung mga something dyan sa face nyo. So, expect nyo na yon. Yung pain is depende rin talaga. Case-to-case basis yon. Pero, expect nyo na kapag nagpa-Jotox kayo, may mga something kayong mararamdaman. Pero, mawawala rin. Katulad sa akin, tingnan mo, medyo okay na. Dati, nag-video ako, isang malaki, diba? Yung mga ilang days kong video niyon. Gawin nyo na lang, ipa-exilift nyo na lang or massage nyo lang. So, yun. After ko maramdaman, okay na siya. Ayan na, oh, ramdam ko na. Kaya lang minsan, kapag gumanga lang ako, parang may nagko-control dito, pero hindi naman siya sobrang masakit. Wala na akong sakit. Unlike dati, pag nanganga ako, mag-exercise pa nga, gaganyanin ko pa yung nakita ko kasi parang yung two fingers mo, ilalagay mo yan, as nga kag ang gaganyan. Dati pag gaganyan pala ako, sobrang sakit. Pero ngayon wala na, nakakaganyan na ako, nakakanganga na ako, okay na. So, yun, titiisin nyo lang talaga. Siguro, kapag nagpa-Jotox kayo, naramdaman yun, expect nyo na first 2 months nyo or 2-3 months, antayin nyo mag-settle down talaga yung gamot bago nyo talaga makita yung resulta. Pero kasi naman, worth it naman talaga. Tingnan nyo yung chin ko or yung chin yung jaw ko plus ito, diba? Define na define ngayon. Tapos nagpa-chin fillers ulit ako. Nagpa-chin fillers na ako kasi tawag ito, sabi ko, baka pa nagpa-chin fillers ako. Pasensya na ako, may narinig kayong keyboard sa background, guys, sa husband ko yun. Ayun, tawag ito, mas define na define siya compare before, and nagpalagay na ako ng chin kasi medyo kumonti na siya. Pero for 4 months, ha, mayroon pa konti. In fairness, ang tagal matunaw, nag-workout pa ako, naiinitan, pero okay na okay siya. Tapos nagpalagay na ako, sabi ko, palagay na ako, te, kasi para mas mukhang
baka mas mukhang pantay siya kasi mahahatak na naman yung ganyan ko pa lang. Magkakachin ako. So, which is okay naman siya. And, wala ko anything na ininom na gamot na after ng Jotox ko kahit nakaramdam ako ng masakit. Water, water, water lang. And then, ano pa ba? Ayan, expect nyo na after 2 months. Ako 2 months, promise, nakita ko. Imagine yung pinagdaanan ko, 1 to 2 months. Bago ko talaga makita yung effect niya. Imagine that. Diba? So, pag once naman nagsettle yan, nagsettle sa face nyo na yung Jotox, sobrang tuloy-tuloy niya, sobrang ganda niya. At anything na na-pain kapag gumaganyan ako, wala na. So, expect nyo na talaga yan, guys. And gusto ko lang magpasalamat sa The Gluta Lounge, sa Pahugis Bigas, ayan, kasi sobrang effective talaga. Imagine niyo ilang months lang to. Ang laki-laki agad ng changes ng face ko. And nagtataka rin ako before, sabi ko sa mga artista, hala, parang naging glowing sila. Parang gumanda yung face nila. Yun pala, ito pala yung sekreto. Maging hugis bigas lang pala talaga. Ayun. And then, ang i-expect nyo rin sa Jotox, huwag nyo masyadong madaliin yung resulta, guys, kasi talagang mababaliw kayo. At if ever man, kapag naka-experience kayo anything, PM nyo lang ako or comment lang kayo dito, tutulungan ko kayo or i-share ko pa sa inyo yung mga hindi ko na sama dito. But so far, yun pa lang naman yung na-experience ko sa Jotox. And lagi lang kayo mag-water din. And then, syempre, after nun, mas maganda na kapag magpapahifu kayo, Jotox, mga ganyan. I-continuous nyo yung Exilift at least every 2 weeks or once a month. Hindi ko alam kung pwede once a month, pero kasi mas okay pag every 2 weeks, mas talaga matutunaw yung taba nyo sa face at mas maglilift talaga siya. So, yun lang naman yung experience ko. Pero, other than that, kasi ako very, ano din talaga ako, panic ako talaga, overthinker, ganyan. Pero, nakalma ko yung sarili ko, nagbasa-basa lang ako. Pero sabi ko, hindi lahat ng magugasan sa Google totoo, ha? Kasi katulad ako, nag-overthink ako, feeling ko TMJ na. So, hindi naman pala. So, diba? So, wala rin kasing masyadong nakapost dito. Napansin, ito rin isa napansin ko, ha? Ito napansin ko. Wala akong nakitang nag-share sa kanila na nangyayari na normal yung about sa Jotox kapag ganito, ganyan. As in, may nakita lang ako isang tao na nag-share sa iba't ibang bansa pa. Pero yung sa dito, kapag mag-check ka na parang yung parang puro positive lang nakikita mo na okay yung Jotox, which is okay naman. I mean, hindi nila sinishare yung mga experiences nila na parang medyo lumaki or lumaga, sumakit, walang ganun. So, parang sa part ko, sobrang nakakapraning. Kasi wala ako masyadong makita na kaya ako nag-diagnose ng sarili ko na may TMJ ako. Kasi parang yung TMJ, nabasa ko para daw masakit yung muscle dito, tapos may mga pain. So, akala ko nagkaroon ako ng ganun. So, ayan, kaya sabi ko gusto ko nang gumawa ng mga ng Jotox experience ko. Kasi nga, if ever mangyari sa inyo, huwag nyo naman awayin yung mga gumagawa sa face nyo or mag mataranta kayo, ganyan. Kasi nangyari sa akin yan. Ako naging talagang masasabi ko na nagpanik ako. Pero at least, after ilan days nakikita ko, umaano na siya. Magiging okay na siya, lalo na ngayong after magto 2 months na to. 2 months ba? Magto 2 months pala kasi September, October pala ngayon. So, expect nyo na kapag tumagal, mas makikita nyo yung effect, mas magaganda at mas diliit yung face nyo. So, huwag kayo magpapanik. Relax lang kayo and kung saan kayo nagpagawa, tanong nyo lang sa kanila yung nasasabi nila, oh, normal lang po. At yung smile, husband ko, nagtaka rin ako nung nagpa-Jotox siya. Yung smile niya hanggang nakaganyan siya. Parang kita na yung ano niya, na pag tumatawa. Pero ako, ganun din naman, nag-iba rin. Ayan o. Normal, yun, bumablit na yung smile ko. Dati pag bumingiti akong ganyan, yun dito ko, ibang-iba talaga. Mas malaki pa talaga. So, ayan na guys, expect nyo na, bigyan nyo yung ng time ng, swerte nyo kapag din nyo ito na experience, pero kapag nangyari nga, bigyan nyo ng time at least 2 to 3 months yung Jotox para mag-heal at mag-settle sa face nyo. So, ayan lang, and I just wanna thank The Gluta Lounge sa aking mga pahugis bigas ulit and sa husband ko. Lahat mga kung nakita niyo naman, i-insert ko na yung mga pictures, mga na-experience namin, guys. So, ayan, basta huwag kayong matatakot and walang masamang magpa-enhance. Go lang kayo, and ang The Gluta Lounge, nag-offer sila ng installment. So, may mga promo packages sila dun. Pwede nyo silang i-avail. Inquire na lang kayo sa The Gluta Lounge for installment. Lalo na ngayon magpapasko. Invest in yourself talaga.
talaga. Bigyan nyo na ng time yung sarili nyo at improve natin yung sarili natin, hindi lang sa physical, sa loob din ng katawan natin at mental health natin, improve natin para sa mental health natin, improve natin yung sarili rin natin. So, ayan lang guys. Thank you so much guys for watching and God bless. Bye!